Hello! Ito po si Vanchee and welcome to another episode ng Pet Malumlodi ng Madla, Kwentong Star ng Masa! Sino nga ba itong pet malungbida natin ngayon na janitor sa ibang bansa noon, na ngayon ay tinaguri ang The Prince of Philippine Independent Films at King of Philippine Television? Tara't alamin dito sa Buhay Artista! Rodel na Shanseno sa tunay na buhay o mas kilala sa palayaw na andeng na hindi mamatay-matay sa napakahabang teleserye na FPJs ang probinsyano at ang nagsabing Yummy! Yes, oh yes! You got it right! Siya ay walang iba kung hindi si Coco Martin! Isang kilalang aktor, direktor, producer, scriptwriter, creative manager, endorser, ikaw na lahat, Coco Martin! Nakakaloka nga naman! Ipinanganak noong November 1, 1981 sa Sampaloc, Maynila at lumaki sa Novaliches, Quezon City. May malalim na pananampalataya sa Black Nazarene ng Quiapo Church at nagtapos ng kursong Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts. Nagtrabaho bilang waiter at nang magkaroon ng oportunidad ng mga ibang bansa, walang pag-aalinlangang nakipagsapalaran ang ating bida para sa pamilya. At ito ang pinakamagandang inspirasyon na makukuha natin. Sa Alberta, Canada, pinasok ng ating bida ang pagiging isang janitor. Totoo, talaga namang para sa pamilya ay masasabi nating lahat ay gagawin. Bilang isang OFW, ibinahagi ni Coco Martin ang kanyang pinagdaanan. Maliban sa pagiging janitor, ginawa din niyang mamulot ng mga supot at ibenta upang madagdagan ang kanyang perang padala para sa kanyang naiwang pamilya sa Pilipinas. Kalaunan na pagtanto niya ang tawag ng pag-arte at show business, kaya't sumabak siya sa mga indie films. At dito na nga natanggap ng ating bida ang Young Critics Circle Best Actor para sa kauna-unahan niyang indie film, Musahista. Oh, bongga! Dahil sa pinamalas ng pag-arte at ito ang naging daan ng kanyang pagsikat upang mas mahalin pa siya ng marami nating kababayan. Ngunit hindi rin nakatakas sa kaliwat kanan na issue ang ating bida. Dahil di umanoy, siya raw ang ama ng ipinagbubuntis noon ng dating sexy star na si Katrina Luna. Kaya nakatanggap ng masasakit na salita ang ating bida. Ngunit di rin nagtagal, makalipas ang 8 taon, lumabas din ang katotohanan na hindi siya ang tunay na ama sa pamamagitan ng DNA test. Ngunit dahil sa kabutihang loob ng ating bida ay nagbigay di umano ito ng tulong pinansyal sa dating sexy star. Hindi man perpekto ang buhay noon ng ating bida, sa tulong ng pananampalataya, sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya ay maaari nating maabot ang ating mga pangarap. Kaya hanggang ngayon ay nananatiling nakaapak sa lupa at patuloy na gumagawa ng ingay ang iniidolo ng lahat na tinaguri ang dukha noon, Coco Martin ngayon! Comment down below kung sino sa inyong paboritong artista ang gusto nyong alamin ang pinagmulan bago narating ang kanilang buhay ngayon dito sa Buhay Artista. Once again, yours truly, Vanchee, at huwag kalimutang pumunta sa aming YouTube channel at mag-subscribe sa HumanMeter!